It's a Sunday at alam nyo na, a Sunday is best served with chicken in a sal. Ayan! Of course, andito tayo ngayon sa kilalang restaurant na nagsaserve ng pinaka-authentic na chicken in a sal, itong JT's Manukan Grill. At tulad ng chicken in a sal, kinumpara talaga siya sa manok. Ito po, ang ipinagmamalaki rin ng Bacolod, walang iba kundi ang premyadong aktor at may-ari ng JT's Manukan, kung hindi si Joel Torre. Palakpakan tayo! Yes. Welcome to JT. Yes. Maraming salamat at binigyan mo kami ng time na ma-feature ang aming konting restaurant. Oo, at maraming salamat na marami kang ipapabaon sa aming manok. Ay, sigurado yan. Sigurado yan. Pero hindi, excuse me, ha, baka kilala nyo si Joel bilang may-ari ng JT's Manukan, pero mas kilala talaga siya sa kasaysayan ng sining ng pag-aartista at pelikulang Pilipino, Joel Torre, premyadong aktor. At hindi lang yon, ang dami palang mga kwento sa likod ng telon. Malalaman natin yan. Promise mo, ilalabas mo lahat? Ay, ilalabas ko. Walang sensor. Walang sensor. Malalaman natin sigurado lahat ng katotohanan. Joel Torre on Corina Interviews. Awarded actor Joel Torre in the house. Actually, is in the restaurant. Andito kami. Mamaya kakain kami ng chicken in a sal. Yes. Promise mo yan. Promise. Oo naman. Oh. Para matikman natin yung Bacolod na recipe. Yung original Bacolod recipe ng chicken in a sal. Pero bago yan, sino mag-aakala na ito palang si Joel Torre na premyadong aktor? Ay dati, 5 years old pa lang, tubong Negros. Born and raised in Bacolod, tapos sa Negros yung farm namin. Yes. 5 years old pa lang, nasa loob na ng sinihan. Paano nangyari yon? Going back to my lola, her name is Ramona Torre. And she, meron kaming sinihan sa Cadiz City, which is about 60 kilometers from Bacolod. Mm-hmm. Ang pangalan ng sinehan, Ramona. So, nung bata kami, every time na pumupunta kami roon, the first thing pagbaba sa kotse, diretso sa sinehan. Para? Bago pa pumasok, panood ang sine. Makapanood, ayun. Tapos, meron kaming projectionist na si Lando. Minsan, nandun ako sa projector room. Doon ako tumatambay. Kasi, tapos siya, tuturuan niya ako mag-switch. Na projector, kasi dalawang projector yun. Correct. Eh. Oo. Pag naubos yung reel dito at saka magsisimula, i-switch mo yon. Tapos yung ilaw dito, aandar. Wow! Parang gusto sabihin nga, the real life cinema paradiso. Correct! No? Ang gandang gawing pelikula ng buhay mo, doon palang ulam na. Doon ako mga sa mga pelikula. Totoo ba? Paano ginagawa ito? Ba't lumilipad si Julie Andrews? Diba sa Mary Poppins, yes, and yes, Sound yes of Music. Doon nagsimula yung love affair ko sa pelikula. Oo. Not that anybody in your family was an actor. Meron din namang nag-artista kasi sumali rin kami sa community theater group. Oo. Bata pa ako noon, 7 years old, nagte-teatro na kami. Tapos yung siya, pamilya nila Peke Galiaga, pamilya nila Jun Torrejon, may community theater kami sa Bacolod. Ah, so lahat kasi kayo, Bacolod noon? Bacolod noon kami. Oh. So, every summer na yan, may mga production kami, may gumagawa ng plays. Yung ibang bata, nagbabakasyon during summer, ako nagre-rehearse na gumagawa kami ng plays. So, my life, parang yun ang buhay ko. I was very exposed at a very early age. Right. Bata pa lang ako. So namangha ka na noon talaga sa pelikula. Oh yes. Right? Oo. Ano mga pantasya mo noon na maging artista talaga? Nung nagsimula kami gumagawa ng teatro, every year yan, gumagawa kami ng plays. Until finally, one play, yung Royal Hunt of the Sun,
nagpe-perform kami sa Luz Auditorium sa Siliman. It was about the Royal Hunt of the Sun, parang Pizarro and Atahualpa, parang si Magellan and Lapu-Lapu. But this was in Peru. I was so involved with the scene, no? Na doon ko na-realize na, wow, I was at the moment. Na kuha ko yung eksena, na umiyak ako, tapos I felt so good. Mm-mm. And hindi ko makakalimutan yung moment na yun. It was a eureka factor. Oh, wow. And I could see from the corner of my eye, si Peke Galiaga was in the wings watching it, and he said, parang there was that connection. Even if I was looking at him, I was on stage. Pwede. Ito yung gusto ko, baka pwede. Pwede, oo. That moment, no, na na-capture ko yung eksena, sabi ko, wow. So sabi ko, sige nga, subukan natin. No, kaya nung college, alam ko na kung anong gusto kong kukunin. Teka muna, kuleyo, ilan taong kalang ba niyan? This was second year high school already. Okay, oo. But as early as like 5, 7 years old on stage. Okay, so kasi high school. Yung unang play namin, the first play, si Peke nanood. After the performance, it was all the way home. After the performance, he went to the house, kasi kaibigan siya ng kapatid ko. Pinuntahan niya ako, this 5'10" giant with a weird, very beard and all that. And I was having, sabi, Joel, dito na ako sa Bacolod. And I want you to be in all my plays. Which we did. Ayun. No? Every ano na. Sana hubog talaga ako at a very early age. Correct. So talagang may aha moment pala ang yes. iyong pagpasok sa industriya. Yep. Pero mga play pa lang muna noon. Theater. Oh. Okay. Bakit naman ang dami niyong magkakapatid? Ilan kayo? 13. 13? And I'm the youngest. Ikaw pa yung pinakabata. Ilan na lang kayong buhay na yun? Well, our eldest passed away two years ago. 2 years? Siguro marami kami kasi my father... Isa pa lang ang nalalagas. Isa pa lang. And well, my parents, no? Yes. My father was a World War II veteran. Mm. He was an Ateneo student who volunteered during the war. So, palagay ko nakikita yung daming deaths, no? Kasi nag-death march siya. Nag-death march? He survived the death march. Wow! Tapos nag-concentration camp siya. So, there were deaths all over. Siguro, that was about the time they called the baby boomers. Baby boomers. No? Just from the life of your father, talagang punong-puno na ang buhay ng mga anak. Pero sa lahat ba sa inyong 13 magkakapatid, ikaw lang ang napunta talaga sa larangan na ito? Yes. Well, may kapatid ako na nagtrabaho sa'yo, si Benji Torre. He was doing our sets before in the studio, if you recall. Sila, and then kami lang ang talagang pumasok sa industriya. But now he's retired in Bacolod. I see. Pero at that time, there was one particular, mga 7 kami na sumali sa teatro, sa Genesius Guild. Yun ang theater na binuo nila Peke, their family. I think theater does a lot for children, whether or not you end up performing, right? Yes. I think for self-confidence, correct. Expression, correct. Diba? Kung mahihain ka, they give you workshops on how to overcome your fear, overcome your shyness, and at the same time, it opens you up to... Correct. Totoo yun, ano? So, itong buhay ninyo sa Negros, nagtiteatro, tapos meron kayong sinehan, alam mo yung ganun, pero walang nakaligtas doon sa sinasabi nilang crisis, doon ng mga panahon right. na yun. Right. Naapektuhan ba yung pamilya ninyo doon sa crisis ng asukal? Sugar crisis at all. It was in the late... early 70s, no, onset of Marcello, when they monopolized the sugar industry. So my father, who had a sugar trading firm, would got 50 centavos per pickle. Mm-hmm. A pickle is a unit of measurement for sugar. Parang isang sakong asukal. Correct. The world price market was 450. And this crony was monopolizing sugar, and he was just buying it for 225 from the producers, sugar farmers. Mm-hmm. So silang kumikita habang yung mga farmers, lalo na ng mga sugar workers, nagtatrabaho, hindi naman ka-sustain. So we were hit and we were hit hard
And then there was a moment that people, may diaspora, umalis ng Negros, pumunta na ibang bansa just to keep up, no? To pay for the loans that they did. So, kayo naman, it was how, a sad part. How did you survive? 13 children. The good thing, my mother, who was very creative, who was a superb cook, decided na I'm feeding 13 children, bakit hindi natin pagkakakitaan to? So what she total, did... Total, ang dami-dami naman nating niluluto araw-araw. Times 10 na lang natin. Extended nga yung lamesa namin. Oo, lalo na pag may mga bisita ng mga kapatid ko or, you know. If, so she decided to have a tawag namin doon, rasyon. It was a rationing business wherein ang mga tao nagdadala ng pembrera, those stackable tin cans, yung mga apat yan. Oo. Tapos tatlong vayan plus plus rice. So sa isang stackable can, pwede na sa isang pamilya. Mm-mm. And our friends, pumupunta sila sa bahay. There were about 50 families. Pumupunta sa bahay for lunchtime to get their lunch. Kasi mga starting families, startup families, hindi naman nagluluto. At saka siguro nagustuhan talaga nila yung luto ng nanay ko. And then that was my introduction to food. Ayun, sa pagkain doon ang galing. Naman ako. Doon nahahubog din yung my passion for food. Oo. So, the crisis, mga ilang taon ka nito? High school. High school. 71 siguro. I was 10 years old, no? 11. Correct. So, the sugar crisis came in. Tapos meron pa yung oil crisis, di ba? Oo. So, di ba? 75, 76, when OPEC, lahat na. So, yung ideal life about Bacolod suddenly was different. Mm. Na iba na. Oh. Correct. People had to be resourceful. Mm-mm. They had to diversify. Oh. So, pero mabuti na lang sa buhay mo, mayroong teatro, mayroong... Correct. Well, yun ang ano namin, may outlet kami to ano yung artistic ano namin. So, dun naging outlet namin. Tapos may mga plays kami minsan, medyo... controversial, yes. Or would you say subversive. So, nahubog din yung political ano mo during that time. During that time. Kailan ka naman kinuha talaga ni Direk Peke Galyaga para maging art department, production assistant? Nung college kami, every summer or sem break, meron kaming parang on-the-job internship. So, sinasabihan na ako ni Peke, why don't you go to Manila, stay with us, kasi may apartment doon na for rent for everyone, so that mayroon kang intro to the business, to show business. So yun, and after graduation, I took up mass communication. Nag-apply ako kay Galyaga. Sabi ko, Pex, I want to work with you, of course. So nagtrabaho kami. Ang unang-unang job ko was Champuy. Yung isuba sa ano. Kasama ka ba sa cast? No. I was a production assistant. Ah, PA. Kami gumagawa ng mga set. Joel, gumawa ka ng basketball na square. So, okay. Pupunta kami sa Quiapo to buy all the stuff. So, we learned everything, no? From, as a PA. Kasi before sa Bacolod, nagdidirect na rin kami ng mga plays. And then, my very first job was a... Pabagyo yung special. There's a Champuy special. Tapos nakuha ni Peke balita. Nanalo tayo sa Experimental Cinema of the Philippines for Oro Plata Mata. Ayun na ang simula. At doon na nga, hindi na talaga mapigilan ang nakilala ng buong Pilipinas, kahit pa ng mundo, na si Joel Torre. Oy, yan pala ang kwento ng pagsisimula ng lahat. Well... Malapit na ang mga hapon sa ating pulo. Natitiyo kung ang lungsod ang una nilang sasakupin. Itong pagsisimula or opening ng Oro Plata Mata, isa sa pinaka-premyado at isa sa pinaka-classic, iconic Philippine movies of all time. Kung sakaling hindi pa ninyo nalalaman yun, kasi generasyon ngayon, baka hindi nila alam, di ba? Oro Plata Mata. The first scene... Yan ang paborito mo. Isa sa paborito sa mo. Sa nang marami actually, no, yung party scene. Oro days, the golden days. May party sa bahay, birthday ni Sandy Andolong, ni Maggie. And there was a 4-minute shoot without cutting. Yung sabi, tawagin natin tuhog. Na from party scene, da-da-da-da-da-da-da, with a band. So, pakita yung society until it pans and... I think sa wheelchair pa nga yun, and I was coming up after kissing Sherry Hill.
and going to the party. Parang ayun, introduction of the character. Ay, goosebumps ako. Talaga, wow. Siyempre, pag nanonood ka, first lead role, right? I never expected. Wala right. talaga sa kamuang-muang ko na ako, ibibigay ni Peke sa akin. Yun. And nung makita mo yung sarili mo in the first scene coming down and doing that first scene, anong naramdaman mo when you were watching it? Kasi ang umpisa nun, I was kissing Cherie, our first kiss together. So yung age of innocence talaga. Uh-oh. And then it was an introduction to war is coming. I know, but you, how did you feel when you were watching yourself? Hindi ako ano komportable na panoorin sarili ko. Ah, I cringe in a while sometimes because I'm not so comfortable watching myself. Hanggang ngayon? Ako, bihira ako nanonood ng playback or ano, ng sarili ko. Totoo ba yan? Basta I feel good when we were shooting and that's it. Pero during the entire movie, bihira akong manood ng sarili. Sa sarili kasi nako-conscious ako. Kasi nakikita ko yung proseso ko na as an actor, why did I do this? Why did I do that? So bumabalik yung moment na yun sa akin. Ganun pala yun. Pero ang hindi alam ng maraming tao, hindi ikaw ang unang pinili ba? O naisip para maging lead ng Oro Plata Mata? That is correct. Oo. Sino ba dapat? Dapat si Albert Martinez was supposed to play the lead role, the introduction of Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo. Kasi I think may kontrata si Albert sa Regal at the time, 4 or 6 picture contract. So hindi siya pinayagan ni Mother Lily to go on a stretch sa Bacolod to shoot for 2.5 months. Eh ako, binigyan ako ni Peke ng role yung anak ng Katiwala. So they were in a quandary, sino yung kukunin natin? They tried other actors until si Joey Reyes, who was our scriptwriter, and Don Escudero suggested, Pex, you've worked with Joel for the longest time, why don't you give it a shot, no? Anyway, he's your actor, And so he did. Nag-audition ako in front of them and pumasa ako, thankfully. So hindi ako, I was an accidental choice. Or I wasn't the first choice. So. Correct. Pero nag-audition din. Nag-audition din. Kami. We went through some of the scenes. Correct. And pasable naman. Totoo ba? Hmm. So what do you think makes it so iconic? Because the scope of the movie itself, it was a commercial and a critical success. It was our entry to the Manila International Film Festival in 1982. So there were international actors. Ang tumatak sa audience, no, because grandeur yung scope ng Oro. Production design, they were all authentic. So ang ano doon na the buzzword was, kaya pala ng Pinoy gumawa ng ganyang klase pelikula. And it won Best Screenplay at the Hong Kong Film Festival during its time. And it won the Jury Award sa Manila International Film Festival. Correct. So, ang daming awards. Ang daming awards ng Oro. For director and for the film, right? Okay, so first lead role, galing, and nominated. Yeah. Pero sabi nila, kaya ka daw hindi nanalo. Eh dahil dubbed. Dahil ang masyado correct. Daw makapalang punto mo. Hanggang ngayon. There's a cuteness in the Ilonggo accent. Ay, mga anak mo, Ilonggo rin. Oo nga. Oo nga. Tanungin mo yung mga anak ko, anong Ilonggo ng watermelon? Watermelon. Hindi, ang spaghetti. Spaghetti. Correct. Correct ka dyan. That's cute in a way. No? Tumatak na rin yan kahit nag-TV ako. I have an accent. Tanggap na natin yan. So, pero nag-try ako. Sabi ko, Pex, subukan natin dito pa yun sa Magnatech. So, dinab ko ng konti. Pinagtatawanan ako ng mga engineers. Ng mga, hindi pwede. So, somebody dubbed it for me. And thank God, maganda naman yung timbre na it looks very natural. Totoo. Pero sa second, second movie namin, ako na nag-dub sa sarili ko. Totoo. Kasi ang role ko, pipi. For Marilu Diaz, Karnal. So that was, yun ang nagpursige sa akin. Kailangan ko mag-aral ng Tagalog. Ay, marunong naman ako mag-Tagalog, but the accent, give away talaga. Talaga. Ilaan mo na. Talagang tumatak naman. Pag sinabing Oro Plata Mata, ikaw na yun eh. Pero ang isa pa sa pinaka-paboritong eksena mo ay
yung dulo? The closing, yeah. Because? It was, di ba, parang metamorphosis yun ni Miguel, no? From an innocent boy who went to the war, like my father siguro. Tapos dun yung nakita ang horrors of war and made a man out of him. Pero towards the end, it made a monster out of everyone. Ang dami mong ginawang magandang pelikula. Ano ba yan? Ikaw ang pumipili talaga? No. To a point, si Peke was very concerned about my career, no? Nung simula ako. Kinuha niya yung manager na si Ronald Constantino. At saka si Ronald was, sabi niya, piliin mo yung mga critically acclaimed na movies, no? Mga art movies, mga hindi pangkaraniwan. So I was never the boy next door, I was more into a character actor. As an actor, kailangan marunong ka mag-portray ng iba-ibang roles. Right. So yun, medyo napili natin and nakilala tayo doon na sa mga good movies. Ang pinakaswerte ko talaga, Corina, was working with the great directors. Mm. Na a lot of them are national artists. Right, like Peke. Oh, Peke, Lino, Bernal. Well, si Peke, di pa siya national artist. But yeah, Mike De Leon, Barilo Diaz Abaya, Eddie Romero. Name it, that was a blessing para sa akin. Wow. Na na-experience ko yung, ano, it was part of the second golden era of Philippine cinema. Yeah, Philippine cinema. So, maswerte tayo doon. Oh, tsaka pelikula pa yun, ha? Hindi yung ano lang, hindi yung digital pa. Correct. So, mas mahirap yun. Oo, no? Mas mahirap. Dabing-dabing pa, no? Wow. Post-prod was really ibang proseso. Oo, ibang proseso. Talagang sakripisyo, passion project talaga. Passion project. At isa talaga sa mga tumatak na role dito kay Joel Torre ay pagiging si Jose Rizal, ang ating national hero, national personality. And what a coincidence, because exactly 100 years pagkatapos ipinanganak si Jose Rizal, ipinanganak si Joel Torre. Kaya pala ang iyong pangalan ay Jose Rizalino Torre. Ayun. Kaya pala June 19, 1861 si Rizal, tama, 100 years after Centennial Rizal. Yes. June 19, 1961 ako pinanganak. Oo. Kanya siguro kinuha yung pangalan na yon. Ayun. Ako si Jose Rizal Mercado y Alonso. Lisensyado sa medisina at sa filosofiya at letras. So itong Rizal, hindi rin ikaw ang unang pinili. Parang swerte sa iyo yung ganon, ano? Number two is not bad at all. Oo, di ba? So itong dapat ay napunta kay Aga Mulak daw nung una. Correct. Anong nangyari? Napunta sa iyo? They shelved the project for a while, no? Because si Mike De Leon, ang director natin, gusto niyang gumawa ng sarili niyang Jose Rizal. Hindi yung parang sa history books lang na nababasa natin. It's not the construction of Rizal, kundi yung deconstruction of Rizal. So hinimay-himay ni Mike yung mga controversy sa buhay niya. Tulad ng mga letters, mga napakasal ba siya, o may anak sila, did he retract from his statement? Kung nag-retract na, tinalikuran niya yung Noli at saka Elfili kasi parang binawi niya lahat, no? So Mike was focusing on that. Pero wala siyang makakuhang masyadong ano kung anong totoo talaga except through the letters of Rizal. Right. Which were sinusulat niya sa So doon siya nag-base ng ano niya. Mm. Until actually later on binuksan na yung library sa Madrid. Na they were able to know the exact story. Na nagkinasal nga talaga sila ni Bracken. Wow. They had a stillborn child. Oh. Pero yung retraction, kung talagang tinalikuran niya yung mga trabaho niya, hindi natin alam. Wow. Naku, kailangan kong panoorin. Oh, maganda kasi black comedy siya. Oo. Nakakatawa siya. Ganun ba? Ganun ang treatment? You know, with black comedy kasi, mas sa humor, mas mapag-aralan mo yung subject eh. Mm-mm. Sabi nga ni Kurt Vonnegut, the bigger the laughter, the deeper the pain. Mm-hmm. Kasi natatawa ka kasi totoo. Pero since it's black comedy,
It's a very hurtful truth. Okay. Pero biro mo, ang dami mong ginawang pelikula, iba-ibang genre, no? Diba? Iba-ibang genre. Ano ba ang pinaka-kakaiba sa ginawa mong role? Dati pag may mga period film, yun, medyo na nasasalag tayo doon. Tapos nag-ano rin tayo. Nung nawala na si Ronald Cacentino, may kontrata ako sa Seiko Films. To find out na mas maraming nanood ng Lipang Massacre kaysa Oro Plata Mata. It was a very commercial success. Mas commercial. So, yun, pinasok din natin yan. So, yung career mo was a roller coaster ride. Right. No? Pero, so kumbaga, more than 100 films and TV shows and TV movies, hindi ka, you don't discriminate any genre. Kumbaga, pinasok mo rin lahat Subukan mo lahat. That was a challenge for an actor. Kahit maliit na lang role, try your best, no? I see. Okay. And also, out of necessity din, kasi at that time, wala pang masyadong TV. Correct. Ang bubuhay sa industriya was pelikula. Pelikula. Wala pang mga serye-serye noon. Wala pang yun. So, kailangan may project ka. So, in one year, gumagawa ka ng 6 na pelikula, 5 pelikula. Wow. To survive, no? Right. Siguro, I owe it sa mga longevity rin sa industriya. Kasi, tanggap ka ng tanggap. Yeah, mo na. Meron ka naman 3 Urian Awards at saka 2 international award. Ayan na. What does an award mean to you? Does it mean, I guess as you get older, pag tiningnan mo, mas may meaning, ano? Well, it's a recognition of your job, no? I find it a source of inspiration na the people are may expectations sa'yo. So it gives you the motivation to do more. I mean, hindi na po pwede yung, pwede na yan. Kasi nga, precedence na yung alagaan mo yung trabaho mo. Pero alam mo ang reputation mo, na pag sinabing Joel Torre, agad sasabihin, uy, magaling na artista yun. diba? Di magaling na magtrabaho siguro. But I can do comedy. Diba? Pwede rin ng Sabihin nila, so serious actor yan. Tapos sa set, tawang-tawa sila sa akin. Kasi, because I enjoy my work. Correct. That's you really do enjoy your work. Of course, dapat. Kasi kung hindi tayo nag-enjoy, para ke pa. No? Correct. Love life naman ang pag-usapan natin. Oh, wow. Diba? Hindi nyo akalain. May love life din ito. Sa mga leading lady mo ba? Ano ba? Naging mga girlfriend mo ba yan? No, wala akong, wala akong controversy sa showbiz. No? Medyo nalagaan kasi siguro I married very early in life. Because you married early. Wala silang maipangganon sa'yo. So and you weren't the one. I did go the route na mga ganyan. Three times. Correct. So wala kang love team. Wala. Character actor na talaga from yes, the beginning. Yes, yun ang talagang career path na pinili ko. Which I really wanted. Because gusto ko talaga maging actor. Correct. So, itong choice mo to be a character actor, you don't regret it. Kasi, parang mas mahaba ang lifespan. Ano? Oo nga, ang longevity. Tapos, mas interesting kasi iba-ibang characters ang napag-portray mo, napaglalaruan mo. So, for an actor, that's very fulfilling na hindi monotone. No? Correct. Oo. Pero ngayon, hindi ka ba nagigimbal sa landscape ng entertainment sa dami ng platform? Streaming, Netflix, Prime. Diba? Napapanood ba to? Is there a surplus of work? Or are there people really watching it? Right. Or one click lang and that's it? I'm not sure, no? Kasi sa dami-dami ng output ngayon, are there people watching it? Right. Kasi ang ano ko lang na iba pa rin siyempre yung experience sa theater. Yung that mass experience na everybody gushes, everybody screams simultaneously yun. Parang yun ang magandang thrill nun. That's why it's mass communication. It's communicating to the masses. And audience response is very, tawag nito, hindi mo mababayaran yan eh. Tsaka iba talaga pag malaki yung pinapanood mo. Malaki yung screen, no? Nawawala ka rin sa bundong yun. Correct. Lalo na kung epic. Correct. Yan ang mga bihira na ngayong gawing pelikula, yung mga epic movies. Yeah. No? Pero sana nga, bumalik talaga ang tao sa pelikula, sa cinema. Yun ang, diba? Yun ang maganda. Yun ang pangarap ko rin. No? May movie ka, tapos ang maraming nanonood,
Tapos sabay-sabay nagre-react. Oo. Eh, well, diba? Who knows? Kasi itong nakaraang MMFF, madaming pumunta ulit sa sinihan, sana magtuloy-tuloy. At saka sa may energy kasi ang tao, di ba? Pag mass energy yan, nadadala ka talaga na. No? So, correct. Yun. Pero wag mo ibahin ang usapan. Sino si Christy Ascona? Ay, si Christy. Nalungkat mo yung ano. Nililihis mo ako ng sadya. College sweetheart. Yeah. Ito yung sinasabi mo, maaga kang natisod. At nagpakasal. Pakasal. Kaya walang ka-love team. Si 27 Christy, years old? Actually, I met her mga 12 years old pala siya. Ako 14. High school ako noon. Taga Bacolod din. May farm yung lolo niya. Ang lolo niya was a best friend ng father ko. So nagkita kami. Tapos walang nangyari. Kasi bata pa nga, 14. Tapos nung college, niligawan ko siya. First year college siya. I was third year college. We were together. Nag-on kami. But I had to leave, no? Kasi mag-import na sa acting career ko, sabi ko, ano muna ang priority ko muna ito. So, we were separated for a while. And then, nakabalikan kami. 86. Mm-hmm. Tapos, I asked her to get, magpakasal na kami, 88. Napaka-faithful! Pero wow! ang twist na nun, when I first met her, when she was 12 and I was 14, parang may umaso sa ito yung babaeng pakakasalan ko. By intuition or by insight or by, I don't know. Na hindi ko sinabi sa kanya. Oh. Pero sinabi ko na after na. Sabi ko, Chris, alam mo, nung nakita tayo noon, sabi ko, ito yung babae ma. Sabi niya, ako rin. Oh. So, it was mutual, ano. So, totoo ba? Sabi ko nga, bakit ang aga mo nagpakasal? Ito ba, patatagalin pa ba natin to? Kasi doon naman papunta lahat ng ito eh. Mm-mm. So, well, we're blessed with 35 years of marriage and still working on it. Wow! Oh, of course! I can attest to that. Talagang tuloy-tuloy yan, di ba? 35 years of marriage. How many kids? Dalawa? Dalawa lang. Dalawang babae? Dalawang babae. Talaga? Bakit hindi? Galing ka sa 13 na magkakapatid? Bakit iba na, dalawa lang? Iba na siguro yung panahon ngayon, no? I don't know. We wanted more. Right. At least 3 or 4 would be ideal. Pero yun ang binigay sa atin. So, pasalamat tayo. Tapos yung mga anak ko, ang pasalamat kami kasi they're involved in the business. Ah. So, hands-on sila talaga sa restaurant. Ah. That's why tuwan-tuwa kami. Ah, akala ko sa showbiz, walang gusto. May isa. Si Marella, ang youngest namin, nag-aartista rin. Oo. So, sa ngayon, nag-break siya. So, waiting for another project that comes along. Oh, nice. Oo. So si Mrs. hindi naman nahirapan na superstar ka rin dati, ha? Ah, hindi. Sanay na siya kasi kasama rin siya sa theater namin noon sa Bacolod. Ah. So we knew each other way before I was an actor. So walang problema doon. Plus, she's my number one critic. Talaga. At saka my number one fan. Wow! Swerte pero naman. Ano siya, very honest siya, sasabihin niya talaga. Correct. Take his, her, mga advice and her comments. Seriously. May nagkwento sa akin tungkol sa, may pinagdaanan daw kayo na muntik nang mawala ang bahay mo o nawala ang bahay mo. Anong nangyari doon? Isa sa mga bleakest point ng buhay ko. Well, it's in a court case, no? Sa ngayon, I don't know kung pwede natin sabihin, but I'll tell it anyway because I want this out also. We bought a house, tapos hindi pa namin na-transfer sa pangalan namin. And somebody claimed sa City Hall na hindi daw kami nagbayad ng real estate tax since 2001. A milyar, which we were paying 2008. So, ang nangyari, yung lumang tax number, yun ang ginamit nila. Pero bumili na ng realtor, tapos bumili na rin namin. Bago na dapat ang tax, ano. Mm-mm. So, nanalo na kami sa RTC and sa Court of Appeals, pero hindi ko lang matanggap na may mga tao pala, may mga klaseng tao pala na ganun, na alam na nila na mali, ipupursigi pa nila, na they take joy in other people's misery for the sake of money. Mm. Hindi ko lang. So, na-depress ako noon, no? Because pinaghirapan ko to, hindi lang bahay para sa amin to, it's a home. Mm-hmm. Di ba? Yung house is just a house.
pero ginawa na namin home, tapos biglang kukunin sa'yo. And so, then, ano nangyari? So, nakuha niyo ba ulit? Ilalabas ko talaga ang totoo niyan, no? Kasi nasa court case pa eh. Correct. There's injustice somewhere and we should be given justice. Oo. Kung hindi ko, first time ko nagkaroon ng court case na ano, it was very new to me. That's probably the worst problem you've encountered as a couple, kayong dalawa? There were more, no? But this one was like, pinundar ko to eh. Ginawa ko to para sa pamilya ko, tapos kukunin niyo na lang, basta-basta, without justice in it. So, I had to fight it out in court. Yun. Lahat talaga tinatamaan ng problema, ano? Oh, kay pero, artista ka, kay ordinaryong tao ka, lahat dumadaan sa kung ano-anong pagsubok. May mga eksena kung masama ang loob ko, maiyak ako, o magagalit ako. Iniisip ko lang yung sino yung gumawa sa akin. Napapakinabangan din. Napapakinabangan din. May pinaghuhugutan ka rin. But that's really unfair, no? Ang mental health talaga, if you have it, you really have it, no? Yes, it can snap you in a second. Oh, oh. Parang baliwala yung buhay mo. So there's, you know, we should address that actually. Oh, dapat i-address yung, no? Sabi, suicide, you know, to a point, bago pa lang yung nipit at abad. Oh. So, pinagdaanan nyo ay napakarami, napakalalim. Pero, nakatayo ka pa rin. And now, ang JT's Manukan ay ilang branches na? We have 38 branches. 38 branches, biro nyo yun. O, paano nangyari yun? Namula sa pagiging isang premyadong aktor na Joel Torre, muntik nang mawala ng bahay, pero ayun, buo ang pamilya at ngayon ay namumulaklak ang kanyang negosyo. Paano niya nagawa yun? Paano ka ba magpalago ng negosyo? Malalaman natin ang sekretong yan. Namit gid! O, tayo'y magsasample ng kanyang chicken inasal. Let's do. We're all welcome. Ito galing to sa commissary namin. Tapos ilagay sa chiller dito. What we do is nagpre-cook kami, no? Pre-cooking means 1/3 of the cooking time para sa stock natin, para ang waiting time ng customers hindi masyadong matagal. When you say half cook, well, you cook it half of the cooking time. Yun ang parang pag rush hour na, like ready for lunch or ready for dinner, para mas mabilis kasi paramihan yan eh. So kita mo, ang bilis niya oh. Para may kulay at masil mo rin yung juice niya, yung marinade. Itong marinade may lasa din yan. Pag baliktad mo, yan. Kung gusto nyong mausok na mausok, yan. Magic. Since it's charcoal, meron siyang charcoal flavor, the smoky flavor, nakakadagdag din. Pero usually, pag masyadong basa, masyadong umaapoy na, binubuhusan din namin ng tubig. Oo. And the signature JT's Chicken Inasal! Yay! Kakain na tayo! Teka muna, bago tayo sumubo, ako talaga susubo na eh. Ito dati, na ngayon ay how many? 38? 38 branches nationwide. JT's Manukan Grill. Tama ba? Tama. Joel Torre. May mga chismis pa nga noon na, ay, ginamit lang ang pangalan ni Joel dyan. Pero totoong sa'yo. Authentic talaga tayo. Okay. Totoo. And since when? Anong taon mo sinimula ng JT's? 2003, May 3, 2003, kami nagsimula ng first store. So, nagse-celebrate tayo ng 20 years ngayon. Wow! So, paano mo naman naisip na magnegosyo kahit kasagsagan pa noon ng pagka-busy mo bilang aktor? Passion ko yung acting, di ba? Passion ko rin ang pagkain. Oo nga, sabi mo kasi nga. Kasi sa nanay ko, dahil sa nanay mo. Parang kasi nagbebenta yung nanay ko ng pagkain, my mother sa rasyon. So palagay ko, I've gone full circle. Yes. That I also sell food that they can bring home. Teka muna, pero kaninong recipe talaga itong chicken inasal? Generic mo? Naman talaga yung inasal, no? Anybody can do it. It's even in YouTube. Oo. So, kung titignan mo, parehas lang yan.
Pero gumawa lang kami ng amin variation na kakaiba sa iba. Oo. Kasi otherwise, pare-parehas lang yung ano. Ang pinakaiba lang siguro, you can take it kahit walang sausawan. Oh, wow. Minus at ang sausawan, syempre, ay sili at kalamansi. Toyo. Toyo. Sinamak. Ano yung sinamak? Ah, ibang klaseng suka. Sukang tuba. Yes. And the chicken oil. And the chicken oil na kailangan so orange na orange ang kulay niya. Alam mo naman ang Pinoy, mahilig talaga sa sausawan. Di ba? Correct. Kasama okay ng kultura natin. Ikaw lang gumawa ng sausawan ko. Okay, I will. O, ayan. Malinis ba kamay mo? Malinis na malinis. Ganun talaga eh. O, ayan. My hands are clean. Your hands are clean. Walang nakaw na yaman dito. So, unahin natin ang toyo. Ang sinamak? Sinamak. Ah, meron talagang ganun. Usually, ang sa akin na proportion, 3:1, no? 3:1. Kasi yung iba, mas maraming toyo, which I find maalat na. So, yun. Okay. Pag binabase ko sa kulay, eh. Alright. Tapos yung kalamansi, konti lang, kasi matapang yung kalamansi natin, eh. The Philippine lemon. So, palagay ko, okay na yan. Now, if you want na maanghang, you can... Hihiwain mo ng konti ang... That's for the... Ayan, para lumabas ng konti ang... Ang hang. And then, bon appetito. Saan mo naman ilalagay ito? Ito, sa rice, no? Meron sa rice. Tayo sa rice. Wow, ang daming at crispy garlic. Oo. Tapos lalagyan pa ng mantika. Mantika. Actually, meron na yan konti sa ano, all you have to pamatay, do is mash na. Pamatay. Yung iba nga sa Bacolod, dinalagyan pa nila ito eh. Ay, para wow pang ano sa... Parang ano, hindi mauubusan, ano? Ayan. Okay. So, try so ito pala ay parang, at least alam natin si Joel Torre talagang gumawa ng sausawan. Diyan tayo nagkakatalo. Kasi bon kahit appetit dito daw, pwedeng gumawa nito. So, approve naman sa lahat ng pamilya mo ang iyong naging timpla. Approve, oo. Ang isang pinakamasarap namin validation. Cheers! Alam mo cheers kung, cheers! Counta! Lapit gid. Nami! Isa sa nag-validate sa amin actually is Gaita, no? Forest. Kasi sabi niya, Joel, I really like your inasal. Kasi minsan nga, nagki-cater kami dyan sa Balay Puti. Pag may event sila, kami usually ang nag-serve ng inasal. Wow! It's really masarap. Pero, ang sabi nga nila, maraming masarap, pero hindi lahat lumalago. Paano mo napalago ang JT's? Kasi I think ikaw mismo ang nagsisilbi dito. Before, talagang hands-on kami pamilya, no? Well, it starts with the family. Okay. Kasi mahal na namin yung idea, brainchild namin ng asawa ko to. Mm-hmm. So, binahal namin to. Siguro there's a tender loving care involved with it. Sa pagkain, kailangan mahalin mo eh. Mm-hmm. Like my mother used to say, cooking is from the heart. So, mahalin mo produkto mo. Plus, ang success, masasabi ko is... teamwork makes the dream work. Kasama na yung dalawang anak ko. Tapos kumuha kami ng mga taong... Before kasi mom and pop lang siya eh. Right. Tapos kailangan na namin i-professionalize. So we hired smart people, hire smart people. Correct. So pinasok namin yung consultant namin, na kaibigan din namin. And we have ang may nephew ako na si Paul Inares na siyang nag-set up ng organizational chart to make it more professional for our franchisees. Ayun. Kasi may franchise na rin siya. Yun talaga para lumago talaga siya, no? And mga empleyado namin, kasi may loyalty sila sa produkto. Lahat ba kailangan ilonggo? Hindi naman. Hindi naman. Discriminatory okay naman yan. Oo. Pero yung mga cook namin, when we started out, karamihan sa amin mga ilonggo to give you that provincial flavor. Sabi ka nila, simple, comfort, Bacolod, food. Galing. Teka muna, maliban dito sa mismong inasal, kasi may sabaw din dito. Eh. Ano ang mga specialty na kailangan orderin pag pupunta dito? This is the kansi, no? Bihirang-bihira to. Sa Region 6 lang yata to namin na ano. Ay, ito yung pupunta lang ako ng Capiz, meron. Yes, meron ito sa Iloilo. Oo, Iloilo, Capiz, Region 6, 7, 8. Region 6, oo. Ang nagpapasarap dito, yung souring agent, di ba yung sinigang iba? Yung sa amin is batuan. Okay. It's a souring agent na mga Ilonggo lang yata gumagamit. Naku, eh. Naku, madala na nga si Pepe and Pilar dyan sa, sa Negros. Matagal na silang inaabangan dyan. Naalala ko noon si
Senator Mar. Mm-hmm. Nag-umo-order doon. Sa aming hole in the wall. Ano ka? Siya mismo. Nabao na ako para mauwi ko. Sige. Oo. Please, batikman niyo. It's so good. Alam mo, hindi mo na kailangan lagyan ng sawsawan na. Right. Di ba? Hindi na kailangan ng patis, hindi na kailangan ng kalamansi. Si Bon Appetit. Kanina pa naiinggit ang mga nanonood. Nararamdaman ko na sila. Kaunta. They usually like this, that's why... Ganyan lang, kakainin mo ng buo. Parang hindi yata bagay sa akin yun. meron tayong kutsilyo. Na lang ako. Teka muna, bago tayo magtapos. Maliban dito sa kanyang JT's Manukan and Grill, ano pa ang mga project mo? Parang ang dami mo pang gagawin. Well, nagkataon naman na meron tayong mga project. So, upcoming. Oo. Next week, meron tayong sa Pure Food Cine Panalo Film Festival sa Araneta City. Ah, wow! March 15 to 19. Tapos may ginawa kami. I did 2 Ilonggo movies. Yung isa, Outside. Yung isa, ito, Under a Piaya Moon. Ito Under yung a Piaya Moon. Tapos meron tayong... What is an Ilonggo movie? Yeah, well, it's about food, no? Okay. Under a Piaya Moon is about baking. It's a gastronomical Pero love affair. Pero hindi naman Ilonggo ang salita? Salita. Ilonggo. So, pwede naman mag-subtitle so, para maintindihan nila. It's like watching an Italian movie or French movie. Kakaiba. Tapos, we're doing Balang Araw, another movie, ang nag-produce si John Red under Viva. And meron tayong bagong teleserye. You're so busy, Joel. Time management lang. Nag-sabbatical din tayo na almost a year after Dirty Linen. Para to take time for the negosyo. Right. Nung na-set na yung negosyo, pwede ka nang move on to your other passion. Passion. So, two birds with one stone. Galing. I'm hitting movie making, acting, and mentoring, food. Mentoring. Teaching. Yeah. Teaching. At meron ka pang mga anak. Yes. O, di ba? So, you have to wear a lot of hats. Life well lived. Cheers tayo dyan. Cheers. 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 O, ayan na. Yan ang best life ni Joel Torre. So, dyan lang kayo habang kami kumakain. Alright? Thank you, guys. Maraming salamat. Namitgin. Ayan. Namitgin dya. Thank you very much for having me here in your show. Maraming salamat. Thank you, everybody. I hope you enjoyed. Kaunta.